Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. So, ang gagawin ko ngayon is just a general love reading. So, let's see kung ano yung makikita ko sa every drop of cards. Kung ano yung story na mabubuo dito sa every drop of cards na i-drop ko. I am using the Witch's Tarot deck. So, let's see. Kung kaninong makaresonate. So, take note guys, hindi lahat makaresonate. Okay, so take what resonates and leave the rest. Okay, this is a general reading and not a personal reading. So, yun. This could be a vice versa. And this might be this is a timeless reading. I might be going to read your past, your present, or your future. So, let's start without further ado. Sa mga gustong magpa-personal reading pala guys, I'm going to put the information on my description box. So, check it down on my description box sa mga nagtatanong about personal private reading. Okay. So, let's see. So, Nine of Cups, okay, some of you are in a healing process already, okay, yun yung feeling ko, happy and fulfilled, some of you as well, okay, so healing yung nakita ko dito, okay, so healing process, yun talaga yung unang pumasok sa isipan ko, kaya pala, some of you are ghosted, okay, by someone. Okay, nag-ghost siguro kayo ng someone and you are already in a healing process right now. Okay, so, dalawa. So, I can sense here might be ginose ka ng person na yun because merong takot sa kanya. Okay? There are fear here. Might be this person is married. Might be this person is getting married. Some of you, so take what resonate. Put yourself in a situation, okay, kung saan kayo naka-resonate. So, might be some of them are married. Some of them are getting married. Okay, so, kaya, na dun sa point of nagkaroon talaga dito. Parang nasira. Okay, nawasak yung relationship niyo. And just, this person just ghosted you. Okay. So, the world card here is, okay, some of you are, might be a Taurus sign or dealing with the Taurus sign, okay, so, or Capricorn sign is also here, so Leo sign as well is here, okay, Libra, Gemini, Aquarius, Taurus sign also here, I can see with the world card, parang ando sa point of everything needs to have a changes na talaga sa iyo, so, you are guided by the universe, guided ka ng universe, whatever, about your healing process right now. So, don't you worry, nandyan siya para sa'yo, sa mga nangyayari sa'yo ngayon. Okay, so, I can see somebody will going to message you, somebody will going to come in your life, might be young one, you might be 20 to 35 years old. A night one. Okay, so might be an Aries, Sagittarius, Leo, or Libra, Gemini, Aquarius. Merong darating sa buhay mo. At magpapahiwatig doon ng pagmamahal sa'yo. Okay, so might be sa ngayon, hindi mo pa talaga to nararamdaman. Or might be sa ngayon, might be nandun ka sa point of kung nandyan naman mga to. Okay, kasi bakit sinabi mga to? Kasi
two nights kasi yung lumabas. So, might be dalawang tao. Pwede din isa lang in one personality to sila. So, somebody who's going to move forward towards with you. Somebody is like liking you or na-attract siya sa'yo. Kaya mag-move forward siya sa'yo. So, mag-message siya. You couldn't expect that new person. Siguro nakita ko, hindi ka pa talaga... Hindi mo pa to like ramdam or hindi ka pa, wala ka pa sa mood ngayon na maghanap ng something or naghuhintay ng someone in your life kasi andun ka sa point of healing process. So, let's see more. Okay, so see, Four of Cups. So, might be hindi, siguro kung nagpaparamdam na to, parang hindi mo pa tinatanggap itong person na to. Parang baliwala lang siya sa'yo or parang you don't mind even about this person. Pero siguro nagkakaroon na to ng kayo ng conversation or some of you are like sa panahon ngayon is like nasa social media groups or some of them are in your social medias, Facebook or TikTok somewhere. Okay, so napapanood na to, siguro nagpaparamdam na sa'yo, pero parang sa'yo is like nothing lang kasi nasa healing process ka pa sa nangyari sa'yo. Okay, so I can see also here na with this magician card, I can sense a true love na pwedeng mangyari dito sa inyo. As nakita ko dito yung the world card, this is like an ending of a cycle to have a changes in your life and you need to end the cycle here and to focus on a new life with a magician card here with a new infinity love with a new love this is true love might be na darating sa buhay mo might be manifestation okay of a true love ang nakita ko dito or sabihin natin na hindi mo siya napapansin itong person na to na dumadating sa buhay mo kasi you're still manifesting the old person to come back in your life okay so kaya ang sinasabi dito na you need to end the cycle and to have a changes in your life already okay so let's see more. Okay, you might also be dealing with a Libra sign or you might be Libra sign or Gemini. Okay, so I can see itong person na to, this will going to give you balance, a balance connection to give you fair and honest friendship or getting to know or kasi wala pa naman kayo sa relationship. Okay, so Queen of Pentacles, King and Queen of Pentacles and King of Cups. So this person might going to love you, siguro sa darating yung future, in the future, near future, kung magtatagpo na yung landas niyo nitong bagong tao na to, siguro this person is going to see you as someone deserving, someone a wife material person, and this person is going to love you. You as being a practical person, being so kind, motherly, taking care, like a caring person, okay, nurturing one, supportive. So, itong person na to na darating sa buhay mo, kung magpaparamdam na talaga siya sa'yo, kasi I can sense na gagawin niya talaga to with the Knight of Wands and the Knight of Swords here. Gagawa siya ng action talaga. Is this person going to love you? How you treated him kindly, okay, respectfully. But then, I can see here also na parang mahirapan ka pa talagang bumangon dahil sa nangyari sa'yo recently in the past about that person ghosted you. Okay.
Kasi decision from some of you na kailangan mong pag-isipan ang mga bagay, okay? Depende sa iyo kung ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo when it comes to this situation. Pwedeng when this person will come and magpaparamdam niya sa sayo, pwedeng kakausapin mo siya at hindi sasabihin na hindi ka pahanda. When this person going to prove you that I am willing to wait, then this person might be someone deserving for you, okay? So nasa decision mo yan, okay? Pwede din, depende din sa'yo kung gusto mo na siya tanggapin agad, at least kahit papano magkakaroon ka ng someone na to get busy with, okay? But it's really depend on you. This is your decision. You need to think properly bago ka gumawa ng decision. Okay, might be this person also na LDR to, galing somewhere. Okay, galing somewhere. This is from not from your place, okay? Pwedeng malayo to siya na nakipag-usap sa'yo, okay? So, takes what resonates, okay? This is a random card, no spreads. So, takes what resonates. Okay, you might also be dealing here with an Aries, Sagittarius, Leo. This person will going to be someone na someone, kung magpapansin na to siya sa'yo or nagpapansin na siya sa'yo ngayon, she's someone like funny, someone na you can feel him na hindi siya boring kind of person, jamming kind of person, really we're going to do the action, parang ipaparamdam niya sa'yo that you're special, full of passion, and this person might be may confidence siya sa itsura niya, okay? So, may itsura to, might be also, this person love to talk, love to jam in, love to party goer, might be, love to spend time, okay? Kasi easy go lucky siya eh, parang siya yung tao na, okay, let's go, wherever you want to go, okay, gawin natin to, sige, okay lang, jamin tayo, ganyan. Hindi siya yung tao na, let's stick to the plan, let's be something serious, committed, like the King of Pentacles, okay, so, and, you're thinking about responsibility. Siya yung tao na, okay lang siya, na parang gwapo siya, na, you know, love to talk to, enjoy to be with, something like that. This person could also be loyal, lalo na sa friendship, okay, kung loyal to sa friendship, pero mahirap siya kasi maging, mahabulin kasi din to siya, okay, so kung somebody will come in your way when you are, pag naka-resonate kayo sa reading na to, and somebody na nararamdaman yun na meron dumatating sa buhay nyo na might be, na might be same as the King of Wands. Might be this reading is for you. So, let's see more about this King of Wands. So, madaming nagkakagusto dito. Siguro, kahit hindi siya gwapo, siguro, ano siya, yung ma-appeal na tao. Okay? Friendly person. Mahilig siya makipag-uusap. See. Okay. I want support card. The Star card. So, I can see this could be a wish fulfillment for you with the Star card. Aquarius sign is here. Three of Pentacles. You might be going to parang mararamdaman mo yung effort ng person na to sa'yo. Okay? Mararamdaman mo yung effort niya. Might be feeling mo this is it. Parang ganun. Na from the past na sobra akong nasaktan, sobra akong na-betrayed, mararamdaman mo sa person na tong bago na to is like a wish fulfillment, okay, but you need to decide, okay, wag ka agad-agad na kung if you are someone, an Aries person here, makarelate kayo sa reading na to, wag agad mag-decide kasi you know Aries don't think. They just, what they want, they decide right away. Hindi sila nag-iisip kung tama ba yung gagawin nila or hindi. Basta gusto nila to, gagawin nila to. Like infants. Okay. Or children. Child. Okay, this person could be the one.
pwede din siya. The Ace of Pentacles, this person could offer you a new beginning, someone very much committed. Commitment talaga yung ma-offer ng person na to. So, pwede mag-offer to sa'yo ng kasal. May pwede also or is already the one. So, how about you? Let's see about you. Okay. So, might be feeling ko you were going to finally leave that past behind and move forward towards the enlightenment of your life. Siguro yun yung nakita ko kasi healing and nandoon 8 and 9 of cups. So you were going to finally leave and you were going to heal from that situation already. Okay. Siguro andun sa point of, let's see, supportive card for the 7 of swords. Okay, you're going to gather more information about or more ideas about what you're going to do next, okay? How to start again in your life while iniiwan mo na yung past mo behind. Ano na yung gagawin ko next? Ano ng possibility ang mangyayari sa akin? Ano kaya, sino kayong darating? Though might be dito mo na siguro mapapansin yung person mo na yung bagong person na darating sa buhay mo na dito na siguro siya para magkakaroon ng clear vision sa iyo, okay? So let's see more. What will going to be the outcome for this? You might be Cancer, Capricorn, Virgo, Taurus, okay? Might be. So, check your placement sa mga na-mention ko na energies. Okay, the Hermit card, you might be a Virgo sign. So, ado sa point na nung time na decide ka na I'm going to walk away emotionally from that past and mag-heal na ako, I'm going to start a new beginning of my life, which way to go, ay hindi ko alam. Andun ka sa point of mag-soul searching ka dito, like gusto mo muna mag-isip ng maayos to find your enlightenment kung anong gagawin mo. Might be it's a bit hard for you, might be hindi siya madali, parang mabigat siya kasi feeling mo na mag-isa mo tong pinapasan eh without that person na ginos ka. So hindi siya madali mangyari, hindi siya isang click lang. Sobrang dami mong pinagdaanan na pain dito and memories and how you miss this person, how this person betrayed you. Sobrang bigat to para sa'yo. Pero nandun ka sa point of having this decision and soul searching na I will going to heal na talaga finally. Ito na talaga yun. Okay, so okay. Okay, I can see here also that parang nakita ko dito, you were going, so kahit king ang lumabas dito, king of it could be you na you are like more focusing on yourself, parang more on focusing on your finances, your goals, your dreams, to be stable one. Okay, so parang ano sa point of medyo maguguluhan ka pa dito sa mga pagbabangon mo. Okay, medyo babangon ka,
babalik ka, babangon ka, babalik ka, like moving on and coming back again, moving on, coming back, parang ganun, parang a bit may medyo maguguluhan ka pa, but then I can see that somebody will going to love you talaga here. Okay, somebody will going to let you feel the true love, and I can sense that ito yung bagong tao na to. Hindi mo man to siya mararamdaman quickly, like hindi mo siya ma-feel right away na totoo siya dahil sa mga nangyayari sa iyo. So makaka-feel ka ng unsureness about this person's intention. You might also be a Cancer sign. But then, I can see here that this person will going to fight for this. Okay, paglalaban ka, ipaglalaban yung pagmamahal niya sa'yo, and willing to move forward towards with you, even to show you that the maturity and to give you stable relationship. Even I can sense na baka ito na yung taong para sa'yo. Ito na yung taong makakasama mo, okay, in a long run. Okay, I will not going to say forever, but in a long term. So, might be this, ito na siya yung magbibig, kung single ka ngayon and wala kang even na anak, baka ito na yung magbibigay sa'yo ng anak at magiging katuwang mo sa buhay. And if you are someone single mom, might be ito yung makakasama mo at mag-aalaga sabay ng mga anak mo. Taba ba ko? Okay? And baka ito yung mapapakasawa mo. Ito na siya. And I can see here this person will get really going to love you, will going to offer you love, and the decision is on your side. Okay, so if you are still going to believe or you are going to remain, kasi nakita ko kasi you were going to walk away from that past already. Once you were going to walk away emotionally, ibig sabihin one day matatanggap at makaka-accept ka ng someone in your life. Okay, so that one day makaka-move on ka, and itong bagong tao na darating sa buhay mo, mararamdaman mo siya, and we never know, because I can see maybe ito na yung tao para sa'yo. Okay, so let's see one more drop. One more, pero dalawa yung lumabas. So the karma card is considered to be the judgment card here, and the fool card, and in the bottom of the deck. So the five of swords together. I can sense here dito na yung sa kaguluhan na naranasan mo in the past, okay, recent past, okay, recently, andun ka sa point of I'm giving up to that. Ayoko na, i-give up ko na yon. Talo na ako sa talo, and I'm going to bring back myself again, okay? I'm going to bring back myself. I will not going to think. Siguro, may mga panahon, siguro sa ngayon, sa time na to na nasasaktan ka, you wanted the karma, you wanted the revenge, na makakarma yung person na yun. But then, darating yung araw, you're going to think about moving forward towards the new beginning of your life, like taking the leap of faith, bahala na kung anong mangyari. Gusto ko na mag-umpisa sa buhay ko kahit hindi ako prepared. A bit of like, sabi ko nga mahirap kasi sobrang minahal mo yung person na yun. Sometimes gusto mong bumalik, sometimes gusto mong maging magkaayos kayo. Siguro may mga times na bumabalik siya yung ex mo. Okay, may mga times na bumabalik siya and nag-aaway din kayo. So, doon sa point na parang you will going to decide talaga na from that on, I'm going to end this and we're going to walk away emotionally. So, yun. I will going to pull an oracle card for this. This is an In Your Romance oracle card. So, let's see. Heart-to-heart conversation, honest discuss your feelings with each other. So, I can see here na itong heart-to-heart conversation na to is pwede din to with your past person na sinaktan ka, na ginose ka, okay, na, or iniwan ka na lang. Pwede din to kasi kung babalik man to, kung
kung pagbabalik niya, mag-away din kayo and mag-iwalay din, then you need to talk to this person to end this cycle already, as nakita ko yung world card dito. Like, para maayos na at wala ng gulo. Pwede din to sa heart-to-heart conversation with your new person na darating sa buhay mo. Pwede din to sabihin na hindi pa ako prepared. If you can wait, if your love is really true, mahihintay mo ako kasi nasasaktan pa ako. Ayaw kitang gamitin as someone na panakibuta sa sakit na ramdaman ko. Kung we are meant to be, then we are meant to be. You can wait for me until the time na okay na ako at handa na kitang tanggapin, like fully clear. Yun, could be in that way as well. So, I will going to pull another oracle card for this. This is a Whisper of Love oracle card. Pasensya na sa ingay sa labas. Kapitbahay namin. Anyway, be authentic, be real and true to you, to who you are and how you feel. So, this is for you. Okay, be authentic and be real and true to you and true to who you are and how you feel. So, kailangan I can see that this is about your present, yung present na dadating sa buhay mo. Hindi mo kailangan mag-pretend. Okay, hindi mo kailangan din na maging okay although you're not okay. Kaya nandito din yung heart-to-heart conversation. So, if ever that this person will come in your way, hindi mo kailangan siyang tanggapin and to pretend that we're okay. Kasi baka lalo kasi yung gumulo eh. Lalo na pag hindi kasi advisable yung hindi ka pa naka-move on, tatanggap ka na ng bago. Para lang hindi ka totally, para lang makalimutan mo yung dating sinaktan ka. Mas maganda kasi yung naka-move on ka ng maayos, naka-move on ka ng sarili mong sikap, sa sarili mo, na kinilala mo ulit yung sarili mo, minahal mo ulit yung sarili mo, bumangon ka sa sarili mo bago ka tumanggap ng tao na clear na talaga, like hindi mo siya minahal dahil sa nasaktan ka na gusto mo lang maka-move on. Minahal mo siya dahil mahal mo siya. Minahal mo siya, tinanggap mo siya dahil yun yung gusto ng puso mo, hindi dahil sa naging panakiputas lang siya. Okay, so yun din yung nakita ko dito. So that is my reading for you. Pasensya na sa ingay. Thank you and God bless.